My husband a legendary man. Kabanata 571, ang mga kulog. Nakita na ang napakalaking kulog ay humaampas patungo kay Andy Wo. Ang mga tao sa pinangyarihan ay natakot hanggang sa mamatay, at nanginginig. Kung si Andy ang nagmamay-ari ng kapangyarihan ng kulog dahil sa mga dating napakalaking kulog, ngayon ang hindi mabilang nakakilakilabot at marahas na mga kulog. Parang sinisiraan si Andy. Mawawasak siya sa abo kung muli siyang tamaan ng malalaking kulog. Sa ilalim ng nakakatakot na panunood ng lahat, isa at isa pang nakakagulat na malalaking kulog ang tumagos sa mga ulap, bumasag sa walang laman na espasyo, dinala ang mapang wasak na kapangyarihan at umatake pababa. Tila kayang tanggayan ng marahas na kapangyarihan ng mga kulog ang lahat ng bagay sa mundo. At nagsimulang manginig ang buong kalawakan, habang ang umuungol na tunog ay bumulaga sa mundo. Sa susunod na sandali, nakita na lamang na isa at isa pang malaking kulog ang tumama kay Andy. Siya. Naglalarawan sa tunog ng electric current. Bang bang bang. Umalangaw-ngaw ang tunog ng kuryente at pagsabog sa paligid ni Andy. Si Andy ay nasira ng kulog. Ah, hindi kinaya ng malakas na si Andy ang matinding sakit na ito, at napasigaw siya bigla. Ang kanyang sigaw ay napakasakit at kahabag-habag na maaaring dumaan sa mga ulap, makabasag ng mga bato at makapagdalamhati sa mga tao. Nanginginig din ang katawan ni Andy, at may mga kumikislap na kuryente at apoy na kumikinang sa kanyang katawan, na sobrang nakakakilabot at ang mga tao ay hindi nang ahas na makita ito. Ang mga taong nakatayo sa malayo, lahat ay nagsikip ng kanilang mga puso, at nanunood ng may pag-aalala. Ang mga tao ay walang paraan upang talunin ang langit. Ngayon tila ang kaaway ni Andy ay Diyos. Sa pagharap sa hampas ng Diyos, walang pagpipilian si Andy kundi tiisin sakit, at ang iba ay nakamasid lamang at hindi makakatulong sa kanya. Ang tanging magagawa lang nila ay ang patuloy na pagdarasal sa puso, na sana'y matapos na agad ang bangungot na ito. Mahigpit na kinuyom ni Ching Diwo ang kanyang mga kamao. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang tiisin ng kanyang anak ang ganoong kabigat na kulog. Bakit pinaglalaroan sila ng Diyos? Inakala ni Ching Di na tinutulong ang Diyos si Andy noong si Andy ay tinamaan ng mga kulog noon, na nagpalakas sa kapangyarihan ni Andy, at nagpatalo sa kanya kay Han Song Tang. Ngunit sa ngayon, pinarurusahan ng Diyos si Andy, at pinahirapan siya ng walang katapusang paghihirap. Bakit nangyari ito sa kanila? Hindi ito maisip ni Ching Di. Hindi niya matanggap at harapin ang katotohanan. Ang mga mata ni Ying Tang ay muling puno ng luha, at ang kanyang puso ay sumakit. Ang sigaw ni Andy ay pumasok sa kanyang tenga at niyanig ang kanyang puso. Parang dinudurog ang puso niya. Bagamat tumama ang mga kulog sa katawan ni Andy, naramdaman din ni Ying Tang ang matinding kirot sa kanyang puso. Kung kaya niya, talagang gusto niyang tiisin ang malupit na kulog para kay Andy. Pero bakit? Bakit kailangang tamaan ng mga kulog si Andy at pahirapan? Tahimik ding umiiyak si Jenny Zia. Ang kanyang puso ay napunit, ang kanyang ulo ay umiilaw, at hindi na siya makapag-isip pa kung hindi basta na lamang niya ito ininda. Ang mga kulog ay tila walang katapusan. Isa at isa pang malaking kulog ang patuloy na tumama sa katawan ni Andy, at labis na nasira ang kanyang katawan. Sa kanyang buong katawan na napinsala, ang pulang dugo ay umaagos mula sa kanyang itim at sunog na laman, na duguan at kakilakilabot. Kumikinang pa rin ang malalakas na electric flashes at apoy. Ang sigaw ni Andy ay naging mahina at mahina. Ang kanyang nakakakilabot na katawan ay tumigil sa pagkumbilsyon ng dahan-dahan. Unti-unting lumipas ang oras. Bawat segundo ay sakit at pagpapahirap para sa lahat. Hindi tumigil ang nakakakilabot na kulog hanggang sa tumahimik at nanigas ang katawan ni Andy. Tumigil ang kulog, nawala lahat ng mga kidlat ng kuryente at apoy, at bumalik ang lahat ng mapayapa. Ngunit si Andy ay naging ganap na sunog at itim. Ang mga taong nakatayo sa malayo ay hindi alam ang kalagayan ni Andy. Maaari lamang silang magdasal sa kanilang mga puso, umaasa na si Andy ay makagawa muli ng mga himala at mabuhay. Boom! Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo ng kapayapaan, ang mga nakakagulat na kulog ay muling sumambulat sa himpapawid. Ang kulog na ito ay mas malakas at mas marahas kaysa kanino man noon. Parang babagsak na ang langit at guguho na ang lupa. Halos mabingi ang tenga ng lahat, at mabilis ang tibok ng kanilang puso. Ang lahat ay nahulog muli sa gulat at desperasyon. Sa umaalingaw-ngaw na tunog ng mga kulog, ang nakasisilaw na lilang liwanag at puting liwanag ay nagsimulang kumislap sa kalangitan na puno ng itim na ulap. Ang mga ilaw na iyon at ang nakakabinging mga kulog ay matinding pagpapahirap at bangungot sa mga tao sa pinangyarihan, at kinatatakutan nila ang mga bagay na iyon ngayon. Kung buhay pa ba si Andy o hindi ay hindi nila alam. Ngunit kung muli siyang tinamaan ng kulog, hindi siya makakaligtas kahit na magkaroon siya ng siyam na buhay. Sa walang katapusang pag-aalalang lahat, hindi mabilang na mga kulog na kumikinang nalilang liwanag o puting liwanag, na nagtipon patungo sa pinakamakapal na bahagi ng madilim na ulap. Sila mabilis na nagtipon sa mga grupo at natipon sa isang pinakamalakas na pagsasama-sama.
Tila kusa silang nagpigil, naghihintay ng isang beses na pagsabog. Ang mga tao sa ibaba ay mas natakot at nag-aalala matapos itong makita. Tumingin sila kay Andy na nasusunog at nananatiling tahimik ngayon, at pagkatapos ay tumingin sa malaking pinagsama-samang kulog na handang umatake. Ang kanilang pagkasindak at pag-aalala ay lalong lumaki. Boom! Isang malakas na kulog ang pumutok sa kalangitan, at nagsimulang umungol. Ang lahat ay nanginginig dahil doon, at ang takot ay mabilis na tumataas. My husband a legendary man. Kabanata 572, Andy Wo, namatay. Nakita na lamang na ang mabibigat na itim na ulap na umiikot sa paligid ng malaking pagsasama-sama ng kulog, ay biglang kumalat sa lahat ng direksyon, na parang nakatanggap sila ng isang order. Biglang-bigla, ang malaking pinagsama-samang pinalamutian ng napakalaking kulog, ganap na nalantad sa publiko. Ito ay tila ang pinakakakilakilabot na halimaw sa kalangitan, na may dagwang bibig, at handang lunukan ang lahat ng mga nilalang. Bang! Ang malaking pagsasama-sama ng kulog ay biglang sumambulat ng isang malakas na tunog tulad ng Big Bang. At pagkatapos, ang lahat ng mga kulog ay naging isang haligeng kulog na tumuturo sa langit. Ang malaking haligi ng kulog ay bumagsak patungo kay Andy Wo. Boom! Ang malaking haligi ng kulog ay nagkalat ng liwanag, at nagbuga ng napakalaking kapangyarihan. Kaagad, ang buong mundo ay naging puti, at ang liwanag ay lubhang nakasisilaw. Nasasaktan ang mga tao sa pinangyarihan dahil sa malakas na liwanag, at ngayon ay puro puting liwanag ang nakikita nila. Sa pagkakataong ito, malakas na tumama kay Andy ang malaking haligi ng kulog. Bang! Narinig na nagsimula ang nakakabinging kulog na yumanig sa mundo, at ang lupa ay tila nabasag ng mga kulog. Ang buong mundo ay nanginginig dahil dito. Ang mga tao sa lupa ay hindi maiwasang manginig, at hindi sila makatayo ng tuloy-tuloy. Lalong lumakas ang pagyanig ng kanilang mga puso. Walang makakaisip kung ano na ngayon si Andy matapos tamaan ng malaking haligi ng kulog. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang kulog, namatay ang flashlight, at nawala ang mga ulap. Ang hangin ay naging banayad, at ang buong kalangitan ay naging maliwanag at malinis. Ibinalik ng mundo ang dating tingin, na parang walang nangyari. Makalipas ang maikling pagkatulala, biglang nagdagsaan ang mga tao kay Andy. Sina Yingtang, Cindy Wu at ilang iba pa ang unang nakarating doon. Ngunit, sa kanilang pagtataka, umalis na si Andy. Ang lugar na hinigaw ni Andy kanina, ay nagbunga ng napakalaki at malalim na butas dahil sa haligeng kulog na iyon. Ngayon sa malalim na butas, makikita lamang ang magulong dugo, ngunit walang figure ni Andy. Nakatayo sa tabi ng malalim na butas, nakaramdam ng pagkahilo si Yingtang at umiikot ang kanyang isip. Blanko at mapatla ang kanyang mukha, at mahinang nagsalita, "Andy, nasaan ka?" Nawala rin sa isip si Cindy, na may sakit sa kanyang mga mata. Siya ay nakatayo sa tabi ng malalim na butas na walang kapangyarihan, tulad ng isang bato. Sa oras na ito, nagmamadaling sumugod doon ang iba. Natakot silang makitang tuluyan nang nawala si Andy. Hindi napigilan ng isang tao ang pagbigkas sa takot, ang katawan ng ikatlong young master ay lubusang nasira ng kulog. Ang pangungusap na ito ay parang bomba, at nagpasiklab sa buong espasyo. Ayaw paniwalaan ng mga tao ito, ngunit ito ang eksaktong katotohanan. Nakahiga pa rin si Andy ilang sandali ang nakalipas, at pagkatapos ay nawala matapos tamaan ng haligi ng kulog, ibig sabihin ay nabasag si Andy at naging abo. Biglang nahulog ang lahat sa sobrang sakit. Pinrotektahan sila ni Andy at pinaligtas sila, ngunit naranasan niya ang pinakamalupit na parusang kamatayan, maging ang kanyang mga kalansay ay nawasak. Napakalupit at hindi patas noon. Tila mas matanda si Cindy ng 10 taon sa sandaling ito. Tumulo ang walang pag-asang luha mula sa mapanglo niyang mga mata. Ang kanyang puso ay nawasak sa abo, na walang kasiglahan. Ang mga mata ni Yingtang ay malamig at walang laman, na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang winawagayway ang kanyang ulo, at mahinang nagsalita, "Imposible." Laging sinuswerte si Andy. Hindi siya mamamatay sa ganitong paraan. Hindi. At pagkatapos, biglang tumangala si Yingtang sa langit, at umiyak ng malakas, "Andy, nasaan ka? Wala ka bang occult therapy of self-healing? Bumalik ka sa akin." Sa boses ni Yingtang, ay sobrang desperado na sakit. Gayunpaman, sa napakalawak na lugar, walang tumugon sa kanya. Si Andy, patay na talaga. Tuluyan na siyang nawala sa mundo. Natahimik ang lahat ng mga tao sa eksena. Ngunit may boses na nakakabaliw at umiiyak na malungkot sa kanilang mga puso. Masyadong unfair ang mundong ito kay Andy. Napakalaking lugar, natatakpan ng kalungkutan. At ang kanilang mga luha ay parang bumabaha na ilog. Ang maliwanag na kalangitan ay biglang nagdilim, at ang pagpatak ng ulan ay mahinang bumagsak, na parang ang Diyos ay umiiyak din. My husband a legendary man. Kabanata 573, nagising si Andy.
Isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa ulo ni Andy, na gumising sa kanya, na nakoma. Iminulat niya ang kanyang mga mata at umilingat sa kanya na pagtantong nakatali talaga siya sa isang krus sa isang metal na kadena. May apoy pa rin sa ilalim niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Andy at tumangala para tingnan ang paligid. Natagpuan niya na siya ay nasa isang malaking parisukat. Napakalaki nito kaya hindi niya makita ang dulo sa isang sulyap. Isang grupo ng mga babae ang nakatayo sa harapan niya. Ang mga babaeng ito ay nasa daan-daan. Nakasuot sila ng pantay na puti na may iba't ibang kulay ng pinong berde sa kanilang mga damit at ang kanilang buhok ay nakapulupot ng mataas. Bawat isa sa kanila ay may hawak na espada sa kanilang mga kamay at lahat sila ay galit na nakatingin kay Andy. Wala talagang ideya si Andy kung bakit siya naririto, lalo pa noong nasaktan niya ang grupong ito ng mga babae. Habang naguguluhan si Andy, isang matangkad na babae ang humakbang ng dalawang hakbang at tumayo sa harap ni Andy. Ang kanyang pangalan ay Leng Zusu, ang nakatataas na pinuno sa daan-daang kababaihan. Gayunpaman, siya ay mukhang bata at maganda. Matapos titigan si Andy saglit, marahas na tinanong ni Leng Zusu si Andy, paano ka napunta sa Tian Shan School namin? Hindi mo ba alam na ito ay bawal na lugar para sa mga lalaki? Lalong naguluhan si Andy nang marinig niya ito. Tian Shan School. A no-go area for men. Bakit parang hindi makatotohanan? Napaisip si Andy. Pinipilit ni Andy na manatiling kalmado, sinusubukan niyang alalahanin ang nangyari noon. Naalala niyang nasa mansyon siya ng pamilya Wu at tinamaan ng kidlat at nahimete, ngunit paggising niya, nandito na siya. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa tinatawag nitong Tian Shan School. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Andy, ako si Andy mula sa Wu family sa Yanjing City. Pagkarinig sa sinabi ni Andy, agad itong pinag-usapan ng grupo ng mga babae. Wu family. Anong lugar yan? Bakit hindi ko pa ito narinig? Oo, baka gawa-gawa lang niya. Oo, sigurado. Walang taong magaling sa mundong ito. Lagi silang nagsisinungaling. Tingnan mo ang gusot niyang damit, siguradong masamang tao siya. Mga lalaking mabaho, nakakadiri. Sunugin mo siya ngayon. Napag-alitan lahat ng babaeng ito si Andy. Halata na mayroon silang likas na puot sa mga lalaki. Tinitigan ni Leng Zhu si Andy na may marangal na mukha at sinabi sa isang mahigpit na boses, ano ang pamilya wo? Mas mabuting maging tapat ka sa akin. Huwag kang magsinungaling, kung hindi, puputulin ko ang iyong dila bago kasunugin ang buhay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, direktang itinutok ni Leng Zhu kay Andy gamit ang kanyang espada. Lalong kakaiba ang naramdaman ni Andy. Ang Tian Shan School na ito ay parang hindi normal na buhay, at ang mga babaeng ito ay kakaiba. Higit pa rito, hindi pa nila narinig ang tungkol sa pamilyang wo. Kilalang kilala na ang pamilyang Wu ang numero unong pamilya sa bansa, kaya alam ito ng lahat. Paanong hindi nila ito narinig? Kumunot ang noo ni Andy, tumingin kay Leng Zhu at sinabing, sinasabi ko ang totoo. Hindi ko alam kung bakit ako biglang sumulpot dito. Nang marinig ito, lalong nag-alit ang mga babae. Sa kanilang opinyon, nagsisinungaling si Andy. Hindi sila naniwala sa kanya. Diretsong sumigaw ang isang tao, sunugin mo siya ngayon. Huwag mag-aksaya ng oras. Pumayag naman ang ibang mga babae, at lahat sila ay gustong sunugin agad si Andy hanggang mamatay. Malamig na tiningnan ni Leng Zhu si Andy, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Sa oras na ito, naglabas na si Leng Zhu ng napakalakas na hangarin na pumatay. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. I am from the Wu family of Yanjing. I don't know how I got here. I have never heard of Tian Shan School. I don't have any purpose. Giit ni Andy. Nang marinig iyon, lalong lumaki ang hangarin ng pagpatay kay Leng Zhu, at may nagngangalit na apoy sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Andy na may matinding galit at malamig na sinabi, how dare you say you've never heard of Tian Shan School? Matapos itong sabihin ni Andy nang hindi sinasadya, lahat ng babaeng ito ay parang sinampal sa kanilang mukha. Bawat isa sa kanila ay galit na galit. My husband a legendary man. Kabanata 574, Tian Shan School. Ngunit hindi pa rin nag-atubili si Andy at desididong sinabi, wala pa akong narinig tungkol sa Tian Shan School. Nagalit si Leng Zhu, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo ang kapangyarihan ng sagradong apoy ng Tian Shan. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na umatras si Leng Zhu ng ilang hakbang. She then fiercely stretched her hand towards the fire under Andy's feet and why wave her hands fiercely. Isang malaking bola ng apoy ang biglang lumipad mula sa kamay ni Leng Zhu at agad na dumapo sa apoy sa ilalim ng mga paa ni Andy. Nilamon ang nagngangalit na apoy ang buong katawan ni Andy. Ang sagradong apoy ng Tian Shan ay isang makapangyarihang sandata na natatangi sa Tian Shan School. Ito ay malayong mas malakas kaysa sa mga ordinaryong apoy, at ang temperatura nito ay daan-daang beses na mas mataas.
Nagagawa nitong sunugin ang lahat ng bagay sa isang iglap. Hanggat ang isa ay malapit sa apoy, tiyak na masusunog siya hanggang sabo. Sa makatuwid, sinadyang umatras si Lengzu mula sa apoy habang nasusunog ito. Sa pagsunog ng sagradong apoy, ang temperatura ng buong eksena ay agad na tumaas ng mas mataas. Ngunit ang mga babaeng ito ng Tian Shan School ay hindi lamang nakaramdam ng hindi komportable, ngunit sila ay walang katulad na nasa sabik. Labis lamang silang nakaramdam ng kasiyahan ng masaksihan nila si Andy na sinusunog ng sagradong apoy sa ganitong paraan. Habang lumalabo ang apoy, mas nasa sabik ang mga babaeng ito. Ang mabahong lalaking ito ay nararapat na mamatay. Ngayon ay wala na siyang pagkakataong magsalita ng kalokohan. Ang gayong tao ay dapat sunugin ng lubusan. Ang kanyang pag-iral ay polusyon sa mundong ito. Oh, grabe, matagal na akong hindi nakakita ng ganitong eksena. Mabilis na lumipas ang oras. Ang sagradong apoy ay namamatay. Gayunpaman, nang tuluyang naapula ang apoy, ang mga kampanyang babaeng ito ay natigilan. Napatingin sila kay Andy sa wasak na abo na parang nakakita ng multo. Si Andy ay buo mula ulo hanggang paa nang walang anumang pinsala, at ang mga metal na kadena at mga krus na nakagapos sa kanya ay nasunog lahat at naging abo ng apoy. Si Andy lang ang nakatayo sa harap ng lahat na nasa maayos na kalagayan. Hindi talaga maintindihan ng mga babae sa eksena kung bakit hindi nasunog hanggang sa mamatay si Andy. Ang Sacred Fire ng Tian Shan ay isang napakahusay na sandata na kayang sunugin ang lahat, ngunit hindi nasaktan si Andy matapos masunog nito. Paano ito maniniwala ng lahat? Napatulala din si Lengzu. Ang katotohanan ay talagang ikinagulat niya. Ilang sandali pa bago siya natauhan. Pagkatapos ay itinaas niya ang espada sa kanyang kamay at itinutok ito kay Andy, matigas na sinabing, "Sino ka ba? Bakit mo kayang tiisin ang sagradong apoy ng Tian Shan?" Walang ekspresyon ang mukha ni Andy, pero galit na siya. Masyadong dominante ang mga babaeng ito. Naglakas loob silang sunugin siya, na walang pakialam sa kanyang buhay. Kung hindi dahil sa occult therapy of self-healing iyon patuloy na inaayos ang kanyang katawan, naging tambak na sana siya ng abo ngayon. Malamig siyang tumingin kay Lengzu at sinabing, "Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Mas mabuting itigil mo na ito." Habang nagsasalita siya, sumabog ang katawan ni Andy sa nakakakilabot na hangin. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lengzu sa mga sinabi nito. Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay galit na sinabi, "Hindi, ikaw ang pumasok sa Tian Shan School. Dapat mong pagbayaran ang iyong mga aksyon." Nang matapos siya, itinaas ni Lengzu ang kanyang kamay at mabangis na iwinagayway ang kanyang espada. Biglang tumama ang matalas na espada sa leeg ni Andy na maingat na tinutukan. Agad na naputol ang leeg ni Andy, at bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. My husband a legendary man. Kabanata 575, nakakagulat sa lahat. Ilang beses na gamulong ang yulo ni Andy Wu sa lupa bago ito tumigil. Duguan at nakakakilabot ang eksena. Ang mga normal na babae ay matatakot at magsisisigaw pagkatapos makita ito. Ngunit sa mga babaeng iyon mula sa Tian Shan School, ang puot sa mga lalaki ay nabaon ng malalim sa kanilang mga puso. Kaya't sila ay natuwa sa halip na matakot matapos makita ang ulo ni Andy na bumagsak. Bumangon ang talakayan sa kanila, ngayon ay patay na siya. Yap, namatay siya sa wakas. Tingnan mo ang yabang niya. Akala ko makapangyarihan siya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ganito pala siya kaina. Bueno, ang aming panganay na Marshall Sister ay mas mahusay, at ang dickhead na iyon ay maghintay lamang na mamatay. Ngunit kakaiba na ang sagradong apoy ay hindi maaaring patayin siya. Ngayon ay masusunog na siya ng sagradong apoy dahil patay na siya. Oo, pinakamatandang kapatid na Marshall, sunugin mo ang kanyang ulo at katawan, upang mapalayo siya sa maruming lugar na ito. Ang mukha ni Leng Zusu ay medyo malamig at walang pakialam. Sinulyapan niya ang ulo at katawan ni Andy, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, itataas na sana niya ang kanyang kamay at bubunutin ang Scared Fire of Tian Shan Mountains. Ngunit, sa pagkakataong ito, biglang gamulong mag-isa ang ulo ni Andy sa lupa. Lahat ng kababaihan ay natakot at namangha matapos itong makita. At ang kanilang mga mag-aaral ay biglang lumaki, na may buong takot at gulat. Ngunit ang mas nakakagulat, biglang lumipad sa langit ang ulo ni Andy matapos gamulong sa lupa ng ilang beses, at bumalik sa leeg ni Andy. Muling pinagsama ang ulo at katawan ni Andy. Dahil pinapanood ng lahat, binuhay muli si Andy. Ang muling nabuhay na si Andy ay may buo na katawan at matalim na ekspresyon. Puno ng malamig na galit ang kanyang mga mata. Ang mga babae sa eksena ay natulala. Tinitigan nila si Andy ng buong pagtataka, at hindi nila napagtanto kung ano ang nangyari. Nagyelo ang buong eksena. Hindi kami magkaaway. Pero ilang beses mo akong sinubukang patayin. Hindi ka ba wala sa linya? Wika ni Andy sa malalim na boses sa pagkakataong ito. Ngayon sa sandaling ito,
Ang malamig na sigla ay kumalat mula sa katawan ni Andy, na naglalaman ng matinding galit. Nang marinig ang kanyang mga salita, napagtanto ng lahat ng kababaihan ang sitwasyon. Si Leng Zhu ang unang nagbigay ng tugon. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at itinuro si Andy, mabangis na binibigkas, paano ka nakaligtas? Ano ka ba? Binaligtad ni Andy ang katalusan ni Leng Zhu at labis siyang nataranta. Kasabay nito, ang kanyang nakamamatay na galit ay naging mas mabangis. Tulad ng ibang mga babae, lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga espada at itinuro si Andy. Ang kapangyarihan ni Andy ay wala sa kanilang inaasahan. At kailangan nilang seryosohin siya. Malamig na sinulyapan ni Andy ang mga babaeng ito na nagtataas ng kanilang mga espada, at sinabing dahan-dahan, hindi mo ako papatayin sa maliliit na pandaraya na ito. Sa mga salita ni Andy, ay ang kanyang kalmadong pagtitiwala. Biglang nanlamig ang mga mata ni Leng Zhu. Tinitigan niya si Andy ng malalim, at pagkatapos ay sinabi niya ang bawat salita, ikaw ay isang practitioner pa lang sa ikalimang yugto ng foundation building period. Paano mo ito magagawa? Ang practitioner ay ang taong nagsasanay kung paano maging immortal. Ang panahon ng pagtatayo ng pundasyon ay isa sa mga yugto ng kapangyarihan ng walang kamatayang pagsasanay. Ang walang kamatayang pagsasanay ay maaaring hatiin sa siyam na yugto. Ang mga ito ay yugto ng pagninilay, panahon ng pagbuo ng foundation, yugto ng virtuoso, yugto ng kawalang kamatayan, yugto ng pagkakatawang tao, yugto ng pagkadyos, yugto ng transcendency, yugto ng Mahayana at yugto ng paghuhukom. Andi bawat yugto ay nahahati sa siyam na yugto. Karaniwan ng mga taong maaaring gumamit ng panloob na enerhiya ay practitioner ng meditation phase. At ang mga taong kayang gawing tunay na enerhiya ang panloob na enerhiya ay practitioner ng foundation building period. Si Andy ay matatawag na practitioner ng foundation building period para magamit niya ang genuine energy. Si Leng Zhu ay isa ring practitioner ng foundation building period, ngunit naabot niya ang ikawalong yugto, kaya mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa kay Andy, at madali niyang nakikilala ang yugto ni Andy. Sa teorya, madaling talunin ng isang practitioner sa ikawalong yugto ng panahon ng pagbuo ng foundation si Andy na nasa ikalimang yugto pa lang, dahil sa panahon ng pagbuo ng foundation, medyo malaki ang agwat sa pagitan ng bawat yugto. Ang ikalimang yugto ay nasa kalagitnaan ng panahon ng pagbuo ng foundation, habang ang ikawalong yugto ay nasa huling yugto, at mayroon silang malaking agwat. Noong una ay hindi sineseryoso ni Leng Zhu si Andy. Ngunit ang kapangyarihan ni Andy ay talagang wala sa imahinasyon ni Leng Zhu, na ikinalito niya. Noong Grandmaster pa lang si Andy, nasa meditation phase talaga siya ng immortal practicing. Hindi siya umabot sa foundation building period hanggang sa naging martial saint siya. Ngunit nagkaroon din ng malaking agwat sa pagitan ng mga kapangyarihan ng iba't ibang mga martial saints. Halimbawa, ang kapangyarihan ni Qing Diwo ay malayo sa Han Song Tang. Sa mahigpit na pagsasalita, si Andy ay maaari lamang maging gitna sa mga martial saints. Ayon sa kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang kapangyarihan ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng panahon ng pagbuo ng foundation. Ngunit walang alam si Andy tungkol sa mga yugto ng walang kamatayang pagsasanay. Kaya pagkatapos marinig ang mga salita ni Leng Zhu, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka, ano ang ibig sabihin ng panahon ng pagbuo ng pundasyon. Nang marinig iyon, mas nataranta si Leng Zhu. Sumimangot siya at tinitigan si Andy, nagtanong, hindi mo alam kung ano ang foundation building period. Hindi pa narinig ni Andy ang tungkol sa Tian Shan School, marahil ito ay dahil limitado ang kanyang kaalaman. Ngunit hindi ka panipaniwala na hindi niya alam ang panahon ng pagbuo ng foundation, dahil iyon ay bait sa bawat practitioner. Ngayon ang kapangyarihan ni Andy ay umabot na sa ikalimang yugto ng foundation building period, paanong hindi niya malalaman iyon? Mas nakumpirma ni Leng Zhu na nagsisinungaling si Andy. Ngunit matatag na sinabi ni Andy, hindi ko talaga alam. Nang marinig ito, ang mga mata ni Leng Zhu ay biglang naging matalas, at tinitigan niya si Andy ng masama, at malamig na sinabi, huwag kang magpanggap na tanga. Ipakita mo sa akin kung gaano kakitigas ang ulo. Sa sandaling iyon, ang nakamamatay na galit sa paligid ng katawan ni Leng Zhu ay lumundag lahat sa isang iglap, at tumangay patungo sa walang laman na espasyo na parang mga alon na humahampas sa baybayin. At pagkatapos ay ang espada ay nagdala ng malakas na nakamamatay na galit na laslas kay Andy. Binunot ni Leng Zhu ang kanyang espada ng napakabilis, at ang galit ng espada ay napakalakas, at nagdala din ng mapangwasak na kapangyarihan. Noong panahong Jin Aiseng si Andy ng malamig na tubig, napagtanto niya na ang daan-daang kababaihan dito ay may malakas na kapangyarihan, lalo na ang marahas at mabangis na si Leng Zhu, na may mas malakas na kapangyarihan. Ito ay ganap na dahil ang babaeng ito ay bumunot ng espada ng napakabilis at nagdala ng malakas na galit sa espada na nagpabagsak sa ulo ni Andy. Si Andy ay maaaring 100% sigurado na ang kapangyarihan ng babaeng ito ay talagang mas malakas kaysa kay Han Song. Sa pagharap sa gayong pambihirang kalaban, hindi nang ahas si Andy na maging pabaya.
Sa dating karanasan, naging mas mabilis ang kanyang tugon. Halos sa sandaling ilabas ni Leng Zuo ang kanyang espada, umiwas si Andy. Lalong lumakas ang nakamamatay na galit ni Leng Zuo nang mabaygo ang kanyang espada. Walang pag-aalinlangan, muli niyang hinawakan ang kanyang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, agad siyang humawak ng hindi mabilang na mga espada kaysa sa isang espada. Isang napakalaking lambat ng espada ang nabuo sa walang laman na espasyo. Ang lambat ng espada na gawa sa hindi mabilang na mga espada, ay napakalaki at makapangyarihan. At ang bawat espada ay nagdadala ng matinding puot na nakamamatay. At ang malawak na espasyo ay tinusok ng mga espadang ito at gumawa ng maraming butas. Ang malaking lambat ng espada ay nagdala ng kapangyarihan na maaaring sirain ang langit at ang lupa, na umatake kay Andy. Si Andy ay dumanas ng mga pag-atake ng kulog, na labis na samayra sa kanyang katawan. At hindi nagtagal ay nagising siya, medyo mabigat pa rin ang katawan niya, at medyo gulong-gulo na rin ang internal strength niya. Sa makatuwid, nakaharap sa mapangwasak na pag-atake ni Leng Zuo, pinili niyang umiwas sa pinakamabilis na bilis kaysa direktang lumaban. At pagkatapos ay naglaro sina Leng Zuo at Andy ng drama ng paghabol at pag-iwas. Limitado ang pasensya ni Leng Zuo. Galit na galit siya nang makitang umiiwas si Andy sa lahat ng oras. Bigla siyang huminto, at sinabi kay Andy na may matinding galit, "Hindi mo ba sasabihin na hindi ka namin kayang patayin? Kung ganoon, bakit parang duwag ka ngayon?" Ibinawling ni Andy ang kanyang mukha kay Leng Zuo, malamig na nagsalita, "Fine. Hindi na ako umiiwas para makita kung mapapatay mo ako o hindi." At pagkatapos ay gumawa ng posture si Andy na handang mamatay. Nang makita ito, nang walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Leng Zuo ang kanyang matalas na espada, at mabilis na hinampil si Andy. Shoo shoo shoo. Tunog ng paghawak ng espada. Patuloy na hinahawakan ni Leng Zuo ang kanyang espada, at ang bawat galaw ay matalim at marahas. Bang! 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 Nagsimula ang ilang mapurol na tunog. Sa isang iglap, naputol ang katawan at ulo ni Andy dahil sa puot ng espada ni Leng Zuo. Ang kanyang mga paa ay agad na naghiwalay sa isa't isa, at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Ang labanan ay medyo marahas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga nahulog na mga paa ni Andy sa lupa, lahat ay lumipad at mabilis na pinagsama-sama. Muling nabuhay si Andy. Lahat ng mga babae sa pinangyarihan ay muling namangha. Hindi na mamangha si Leng Zuo, at hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Tinitigan niya ng mahigpit si Andy, na mabangis na sinabi, "Anong nangyayari? Bakit nabubuhay ka pa sa ganitong paraan?" Pagkatapos ng labanang ito, sigurado si Leng Zuo na mas mahina ang kapangyarihan ni Andy kaysa sa kanya. Ngunit hindi lang mamatay si Andy, naikinagalit ni Leng Zuo, at pakiramdam niya ay sisibog na siya. Walang ekspresyon sa mukha, malamig na sinabi ni Andy, "I've told you. Hindi mo ako mapapatay." Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng isang biglaang, isang ethereal at marilag na tunog ang bumasag sa kalangitan at dumating dito, siya ay nagsanay ng occult therapy of self-healing. Kailangan mo lang saksakin ang kanyang sentro ng mga kilay gamit ang iyong espada, at sirain ang kaluluwang nakatago sa itaas na elixir field. Siguradong mamamatay siya.